Yo, what's up mga ka-fate? It's a blessed day again. So, continue tayo ngayon sa ating part 2 sa Akasha Table, River Table na ginagawa natin. So, the following day, we're sanding it again. So, nakikita nyo yan yung first pour natin ng industrial self-leveling epoxy. So, sa hindi mga nakapanood, try to check out yung part 1 nito na hoping na makatulong sa inyo for some basic tips no sa procedure na to sa pag-design. So, disclaimer again, mga ka-fate, hindi po kami experts sa resin, sa epoxy resin. Meron lang po kaming konting kaalaman na pwede naming ma-share. Alright? So, during this time, mixing clear casting epoxy resin. So ito yung style ng pag-design namin sa river table, sa parang wave, kasi ano to eh, beach theme river table. Alright. So ayan, on this part, meron kami medyo makapal kasi ito eh. On this part, so nakikita nyo yung dons ng laminating epoxy. Kasi yung industrial natin, epoxy is also considered as laminating kasi ginagamit natin for floor. So na-fill up natin yung may part ng don, isang part lang na yon kasi medyo malalim yon na nag-crack siya. So kasi once you say na laminating, hindi po talaga siya advisable for thicker pour, for deep pour. Alright, so yan, continue tayo. So yung part na nakita nyo kanina, we're using clear casting resin sa mga part na gusto natin malagyan ng design. So in this case, yung kung nakita nyo yung part 1 natin, we're doing the pibol sa part na yon. Yung binudbud natin, pwede nyong itry. On this part, we're trying some salt ba or sugar, no? Para maging sand yung dating niya. And then, we're using the heat gun. Kasi pinapatuyo namin ng mabilis yung casting resin na nauna, no? So, ang purpose lang talaga noon is pinapa-gel time lang namin before doing this second pour, no? Second pour na to eh. Para lang ginawa kong design for the separation. Kasi kung medyo gel time na yon, nasa gel time period na siya, mag-hold siya, sticky na siya. So, mag-hold siya dun sa resin na ibubuhos natin. So, meaning, ang purpose ko doon is to not totally mix yung mga kulay. Okay? So, we're using luster blue and bright white na metallic pigment. Okay? We're using a drill mixer. In this case, second pour, lalabas siya na pangatlo. O isama natin yung unang pinaminos natin para malagyan ng buhangin na design. Okay, so ito lalabas siya yung pangatlo. Yung, hindi pala ito yung luster blue. Ito yung isa, tatlong kulay pala yun. Deep blue, luster blue, and magic blue. Okay, so medyo blue na blue. So, siyempre, we're trying to make yung color ng dagat, no? So I'm trying to mix two kinds of blue with white, with bright white metallic pigment. So in this case, yan, binuhos na namin. So kaya pansin nyo, hindi siya totally nag-flow, diba? Kasi yung part na yan,
yan yung may part na may division ng yung unang binuhos natin na clear. Okay, so in this case yung sa space na hindi pa nabuhusan, nilagyan natin ng luster blue na kulay. Alright, so sa ibang di pa nakapanood dyan, sa ibang videos namin, for some tips, sana makatulong. Don't forget to subscribe sa YouTube channel namin, Faith Construct Inc. With regards to different usage of epoxy resin for rubber tables, for countertops, for laminating furnitures and flooring. Alright. Yeah. Ang ganda ng kinang ng luster blue. And then I'm trying to mix it. We're trying to mix it using the heat gun, but pero medyo mag-mix na yung three colors, no? Three colors natin. Alright, so it's another way of mixing three colors. So yan po yung technique na usual ginagamit sa mga coasters. Okay. The touching the resin. Heat gun na po o blower. So the next day, yun, medyo tuyo na yan. Yan. So hindi ko na siya ginalaw during gel time. Hindi ko na siya ginalaw yung design, no? So para mag-mix lang, hindi ko na siya focus dun sa design sa wave, no? Kasi during that time na nagmix kami using heat gun, mas naging realistic yung kulay ng mixing ng blue, magic blue, luster blue, and bright white. So in this case, para medyo may 3D effect siya, gumawa ako ng panibagong wave design sa ibabaw, syempre para at least di siya totally level doon sa pangatlong binuhos natin. Okay. So, gumawa ako ng next layer for the design. Yung may langaw pa. Alright. So, open space kasi ito. So, medyo marami talaga kami na bingwit na langaw dyan. Alright, so yeah, we're using, during this time, we're using a laminating epoxy. Okay, kasi kung itong rubber table na to, it's a mix of laminating and casting epoxy. Kasi para nga mabilis matuyo, so curing time ng laminating, gel time is mabilis. So, yun yung gagamitin natin. Alright, so sa mga nagtatanong, again, common question, difference between casting and laminating epoxy. So, casting resin is usually used for deep pour or yung mga projects nyo na DIY na may molds para makahold ng resin. Kasi ang casting resin is slow curing. Alright, rather than laminating epoxy, from the word laminate, minimal thickness lang po yung maximum niya. Meron lang po siya in a different laminating epoxy, iba-iba po yung thickness na ano niya. Pero usually, hindi po yan dapat aabot ng 10 mm. Kasi the more thicker yung gagawin yung project, the more na mas ano yung exothermic ano niya, reaction, yung init. So that will cause bubbles, cracks. Alright, so this is one way of showing my technique in making waves. So, makikita nyo, during gel time, yun o, para na siyang wave, di ba? During gel time, bago matuyo,
ginaganon-ganon ko para medyo tumulis yung kung ano itsura ng wave, maging realistic siya kahit papano. Alright, so not simply just using heat gun or blower. Yan, pero yung medyo tumayo siya na maging buhay yung wave niya. Yun po yung ginagawa natin na technique. The following day, we're mixing again casting epoxy resin. So, pang ano na natin to, tang top coat. Para ma-fill in na natin yung, kasi medyo malaki yung, medyo malalim talaga yung ano ng slab na to. Alright. So, and part 1 of this video, makikita nyo na po yun, posted na po sa YouTube channel namin. Hindi talaga siya well prepared yung acacia slab na to. So we're just making adjustment kasi yung project na to, hindi po kami yung nag-prepare ng slab, ng wood. So medyo may kami yung nag-adjust kung paano namin madiskartihan kasi medyo rush na gusto ng kliyente. Yan, so clear. Yan, kita nyo yung flow ng crystal clear casting resin natin. So sa mga bagong viewers dyan, we are not just applicators, but we also supply casting resin. Just visit our Shopee account or PM us on our Facebook page, Faith Construct Inc. Then we'll give you the link for the cash on delivery. Okay? So, yung binibenta namin ay subok, proven and tested sa mga projects namin. Kaya, hindi kami assured kayo na talagang maganda yung quality ng ginagamit namin ng epoxy. Alright, so this is 12 feet acacia slab. Ayan o, kita nyo na, tuyo na yan. Nakita nyo naman yung line on the sides. So, parang dahil sa linaw niya, sa crystal clear ni epoxy natin, parang basa pa rin, di ba? So, yan. Yan, yung lines. So, ito na yung pang lima na buhos. Okay. So, itong paliman to, pinupuno na po namin to. Okay? So, ang casting resin natin is capable of two inches na deep in one pour. So, in this case kasi, hindi lang natin binigla dahil nga marami tayong ginawa pang design. Yan, yung mga side, lalagyan din namin ng blue ng mga buhos. Ayan, namimingwit tayo lagi dyan ng langaw. Yan, ganyan kalinaw po yan. So, this project, more than 40 liters po. Almost 50 liters ang nagamit naman dito. Yan, ganyan po siya kalinaw. Okay. So, for beginners, isang importante po in mixing epoxy resin ay yung maayos talaga, no? Hindi kayo pwedeng magmadali. Kasi nung lagi yung may tendency na hindi natutuyo pag hindi mo na mix sa maigi. May part na malambot, may part na matigas. Yung ibang part na hindi talaga natutuyo. Alright, so the following day, kita nyo, sobrang clear nung ano natin. So hanggang dyan pa siya. So in this case, kaya inaangat namin kasi
nililibel namin. Kahit papano, kasi hindi talaga siya well prepared yung slab. So kung i-zero-zero namin yung level nung ano, hindi talaga. So, may ginawa na lang kami ng adjustment ng konti. Ayan, the following day, ano, binawasan namin yung part na medyo totally mataas. Hindi talaga namin siya mabuhusan ng diretso. Kasi maapaw na sa ibang part. Sa ibang part naman ay malalim pa. Okay, so we're cleaning again. Alright. Naka-fake. So, watch nyo lang kasi hindi namin matapos yung ito yung last pour namin for the day. Dahil na-level na namin na gamitan na ng planer yung part na medyo mataas pa talaga, di na kaya habulin. So, watch out for part 3, no? At least detalyado or maintindihan nyo yung step na ginawa namin sa video na to. Ayan, so puno na. Puno-puno na namin yan. Yan na yung last namin na buhos. So, watch out for part 3 kung ano yung kalalabasan, ano yung magiging outcome. River Table Project. Alright, mga ka-fake. Watch out for our part 3 video para sa katapusan na to. We continue muna tayo sa part 3. Thank you for watching again. Stay safe. God bless. Bye for now.